Sa Zamboanga del Norte naman, nahuli at nasagip ng City Environment and Natural Resources Office ng Liloy ang dalawang tarsier na kanilang natagpuan sa Barangay de Lucot, Bayan ng Godod ng nasabing lalawigan. Alamin natin ang iba pang detalye kay Yunilin Dalman. Dalawang Philippine tarsier o tarsio serita ang nakuha ng mga tauhan mula sa Community Environment and Natural Resources o Sentro ng Liloy sa Barangay de Lucot, Godod, Zamboanga del Norte. Sinagot ng Sentro Liloy Team ang ulat sa social media hinggil sa pagkakahuli sa dalawang tarsier sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkakasagip ng naturang mga mamal. Ang dalawang pares na tarsier ay natagpuan na nasa mabuti at malusog na kondisyon at inilabas pabalik sa natural na tirahan nito. Ang Philippine tarsier na lokal na kilala bilang basing ay inuri ng International Union of Conservation of Nature or IUCN bilang near threatened dahil sa pagbaba ng populasyon nito. Ang mga ito ay protektado sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Act na nagbabawal sa sinuman na manghuli, manakit, pumatay, puminsala o kahit gawin silang mga alagang hayop. Ang mga nocturnal mammal na ito ay napakasensitibo at kilala na namamatay o nagpapakamatay kapag nakakulong. Kaya't hinihimok ng DENR-9 ang publiko na agad na iulat sa ahensya ang anumang kaganapan ukol sa wildlife para sa maayos na paghawak, pagsagip at retrieval operations. Maaari ding tumawag o mag-text sa hotline number 09481471250 o magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page sa DNR Zamboanga Peninsula. Mula sa Godod, Zamboanga del Norte, Yunilin Dalman para sa Mataraan ng Agila, matatag, matapang, matapat.